Hey, what's up mga idol? Welcome back to my channel. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Makati. Ayan. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng isang dental chair, kung paano yung tamang setup ng isang dental chair, at papakita ko rin sa inyo kung paano magkabit ng pressurized tank sa isang dental chair. Ayan, so siyempre andito tayo sa clinic ni Doktora. Ang pangalan po ng kanyang clinic ay Smile On Dental Clinic. Hi! Hi, si Doktora. Ito po sila. So, welcome mga idol. So, pasok na po tayo. Ayan. So, dito natin isi-set up yung ating dental chair. Ayan. So, pasok. So, siyempre, bago pumapasok ang pasyente, meron dito silang sanitizer. So, mag-a-alcohol ka muna bago ka pumasok dun sa loob. Sa pagpasok mo sa loob, may makikita ka rito na dental chair na kaagad. Pero, nag-upgrade kasi sila. Kaya, magkakaroon sila ulit ng isa pa dito. So, dito yung panibagong setup natin. Ayan. So, dyan po natin lalagay yung ating bagong dental chair. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano yung kalalabasan niya pagkatapos. So, manood lang po tayo ha. Sana mag-enjoy po tayo. Okay, welcome back to my channel mga idol. So, right there! So, ito yung install ngayon. Ito yung install natin na dental chair sa loob. So, install natin siya dun sa clinic na pinakita ko sa inyo. Manood lang po tayo. Ayan mga idol, ibubuna natin yung ating dental chair. Hindi ko natin siya ilalagay. Ayan. So mapapansin nyo yung drainage nandiyan dito. So papakita ko sa inyo kung paano natin siya tutulusyonan. Dahil dapat yung drainage dyan sa side na yan. Pero dahil nandito siya sa gitna, so meron tayong paraan dyan para makuha natin yung tamang setup ng isang dental chair. Ayan. Dahil ang ating dental chair po na ilalagay is mayroong tinatawag na junction box, yung box na yon. Ayan. Since yung drain nila is nakaabang na sa gitna ng dental chair, mangyayari, gagawa natin siya ng paraan, yung the best way. Nakikita niyo po sa video. So, manood lang po tayo. So, ayan mga idol, isinit up ko na yung camera ng nakatutok sa amin. Ayan. So, para kitang-kita talaga. So, siyempre, peace muna, di ba? So, ayan, ikinabit ko na yung mga tornilyo niya. So, isang mabilis ang galaw lang to, mga idol. So, ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, nakabit ka agad yung tornilyo. No? Pinapasok pa lang yan, pero nakakabit na. Ang lupit, mga idol. Ayan, hinihigpitan na agad yung, ano, yung mga tornilyo. So, habang hinihigpitan, yung kasama ko medyo makulit yan eh. Alam mo yung habang mga ginagawa ka, tumatama dito. So ayan, hinigpitan ko lang na mabuti. So make sure lang na nakakabit yung mga lakwaser para yung unit hindi luluwag. So kung wala kasing lakwaser, may posibilidad na lumuwag yung mga tornilyo. So ayan, dito mapapansin nyo, ayan. So mapapansin nyo dyan, Chinese character kasi yan, ayan. So titignan mo Chinese character yan. Ayan, sinasabi siya. Para tayo sa China. Ganun trabaho siya. Ayan, nababasahin mo lang. Anong basa mo? Ito, elevating. Elevating. Karagtong ng elevating. Natatawa ako dyan kasi makulit yung kasama ko dyan eh. Panay tawa eh. Parang hindi seryoso. Up and down. So up and down. Pero Chinese character. Nagre-reklamo na yung kasama ko. Nangalay na raw siya kakakuha ng camera. So, hello ko na. Ayan, napagsabihan ka tuloy. Ayan, so isi-set up na natin yung camera. Ayan, so usog muna natin itong mga sagabal na to. Ayan, pati na rin to. So, hindi makaligtas sa atin yan. So, dahil nakasagabal siya, itutok natin ng mabuti. Ayan. So, kung okay na,
proceed na tayo sa ating trabaho. So, kukunin ko na yung ano, arm lang ilaw. Ayan, dahil nga sa mapapansin ninyo, masyadong mabilis po ang ating galawan dyan. Ayan, dahil po, tayo po ay nakapass forward po ngayon. Ayan, kung mapapansin mo yung kasama ko, busy rin siya. So, medyo makulit po yan habang nag-install. Pero okay naman yan. So, hinahanda niya yung mga handpiece naman, yung mga handpiece holder. Ayan, so very good naman yan sa trabaho kahit ganyan yan. So, ako naman, kung mapapansin niyo, talagang mabilis po yung galaw ko dyan. Dahil nga po sa nakapass forward nga po tayo, mga idol. So, ikinabit ko na yung ilaw. Ayan. So, kung kinakabit mo yung ilaw, ayan, yung kasama ko naman, inihahanda naman niya yung backrest. Kinakabit niya yung backrest. So, ganyan talaga kami mag-install ng dental chair. Kanya-kanya kaming trabaho. Wala kaming pakialamanan. Ayan. Siyempre, para naman mapabilis yung ating trabaho. Ayan. Very good tayo dyan. So, andito na tayo. So, ang bilis po mga idol. So, ito, kung makikita ninyo mga idol, ito yung hose para sa pressurized tank. Ayan, so nilinyahan ko na yan ang hose. Hindi ko na nakunan sa camera kasi mauubos yung ating oras saka malulubat yung cellphone ko. Ayan. So, ayan, sinukat ko siya dyan. Ayan. So, itong kulay orange na to, na hose is para yan sa compressor. Ayan, yan yung papasok na supply ng hangin galing sa compressor. So, ginagawa ko dyan is nilalagyan ko siya ng solvent. Ayan, then both side ko yan nilalagyan. Then, sasalpakan ko ng solvent yung hose. Then, papasok ko ng mabilisan. So, pag sinabi mabilisan mga idol, mabilis talaga. So, ayan, pinalian ko na kaagad yan. Pero, pinunasan ko naman yan ng issue para yung solvent is matanggal dun sa hose. So, very good naman tayo dyan. So, tinalian natin kaagad. Ayan. So, wag lang masyadong mahigpit ang pagkatali para hindi mapupi yung hose. Dahil kung nasobrahan, mapipipi po yung hose. Wala lang papasok na hangin sa dental chair mo. Masyado nang mahina. Diba? So, sunod po natin dyan is yung tubig naman, yung water supply. So, ang ginagawa ko naman po dyan, yung unang labas ng tubig is nire-release ko po muna yan para siguradong malinis yung papasok na tubig sa yung dental chair. Although, meron siyang water filter. So, for safety na rin ng dental chair, for, yun. So, yun, nabubulol na po tayo mga idol. So, ayan, hinigpitan ko lang po mga idol. Then, buksan na natin yung tubig para ma-check kung may mga leak ba sa loob ng dental chair. Pero, siyempre, wala dahil bago pa yan. So, ito naman yung sa pressurized tank. Yan tayo kukuha ng supply. So, gumamit ako ng T-connector. Ayan. So, ayan, ikakabit natin yung T-connector dito sa may hose na to. Yung nanggaling sa pressurized tank. So, pag nakabit natin, ayan, higpitan lang. Then, ipasok. Ayan, ilock natin. Then, pagkatapos is, ikakabit na natin siya dun sa hose. So, yan yung hose. Kakabit natin siya dyan. So, kalian lang ng maayos. So, ayan. Kalian lang. So, dahil dyan, very good ulit tayo dyan. Mga idol. Ayan. So, tinalian po natin. Ayan, then hihigpitan natin ng maayos yan. So, para siguradong hindi talaga siya makakawala. Ayan. So, mapapansin mo, itong hose naman na to, is, yan yung tumakbo na papunta dun sa unit. Then, papunta naman dito. Ayan, ang bilis, no? So, ayan. So, ang gagawin ko dyan is tatalihan ko naman ngayon. No? Lalagyan natin ng strap. Ay, nabubulo na tayo, no? Ay, dun. So, strap natin yun. Pagsama-samahin natin yung mga hose na maliliit. Ayan. So, pagsama-sama na yan. Ayan. Para malinis lang tingnan. Para ang sawag natin dyan is well-organized. Ayan. Then, isama natin siya dito. Ayan. So, make sure lang na hindi talaga balog-balog puto yung mga hose. Dapat nakaayos ng maayos yung hose. Ayan.
Yan, lagyan lang natin ng mga cable tayo para malinis ang tingnan. Tapos ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko lang yan ng plastic para hindi makapasok yung mga daga. Kasi minsan marami mga kulit na daga talagang pipilit na pumasok. Yan. So ayan, linis lang ng konti. So naka-ready na tayo. So dito na tayo. Ito yung ano sa pressurized tank. So yan yung supply ng tubig. Putulin muna natin. Yan, convert kasi yan. So kinonvert natin. Lagyan natin ito ng solvent. Ito, lagyan din natin, both side din, pasok natin ng mabilisan. Pag sabi mabilisan, mabilis talaga. Ayan. So, punasan ko lang ng plastic, then talian na kaagad. So, naubos na kasi yung tissue, kaya plastic na lang ginamit natin. So, ayan, talian natin ng maayos. So, wag masyadong mahigpit. Tandaan natin mga idol, kasi pag masyadong mahigpit, mapipipi yung hose. Ayan, binuksan natin yung, ano, tinanggal natin yung tali doon sa kulay orange. O yan, naka-ready na. So, ang bilis. Very good tayo dyan. So, dito naman, pagdating dito, kapain mo yung may hangin. So, yung may hangin, dito natin siya ilalagay. Yun, sa walang tubo. Pag kinapa mo yung loob ng pressurized tank, walang tubo doon sa ilalim. Doon may lalagay yung may hangin, a hose. Yan. So, itong isa naman, yan mo inalagay sa may tubo. So, ibig sabihin, yan yung supply ng tubig. Yan. So, okay na. Pasok natin to. So, dapat ganyan yung pagpasok. Yan. And then, atakin lang. Yan. Ayan. So, may hangin na tayo. So, ready na tayo mga idol. So, ito. Yan. Minumustra-mustra ko lang. Yan. So, ayan. So, pihit-pihitin natin yung sa may supply ng hangin. So, ayan, pagtatanggalin mo yung ano, yung pressure, push mo lang 'to. Ayan, para matanggal mo yung pressure, then bubuksan mo na. Ayan. Tapos ibabalik mo, ganun lang. Tapos medyo hatakin mo lang para mag-fit talaga yung gasket niya. Bunganga ng pressurized tank. Ayan. So, ayan, dito na tayo. So, ginamitan natin 'to ng ano, mahiwagang kaisipan. So, nagtaka tayo ng plastic. Yung cover, binawasan natin ng konti para sakto-sakto lang yung hose. So, ayan. So, ang bilis mga idol. Napakabilis. So, syempre, dahil nga naka-pass forward tayo. Ayan. So, very good tayo dyan. So, ayan. Dito na. So, kung makikita mo, ayan na yung sa may drainage na. Nandun sa loob yung drainage. So, nakatago na siya ngayon. Hindi na natin makikita. So, one point ulit tayo dyan. So, pagdating dito, yan, kung mapapansin mo, talagang malinis na siya, mga idol. So, konting ayos lang ng cover. Ayan. So, kailangan fit na fit sa flooring para ma-satisfied naman si Doc. Ayan. So, ayan, tapos na. Ang bilis, mga idol. Very good talaga. Ayan. So, syempre, dahil nakapass forward tayo, kaya mabilis. Ayan. Pero kung talagang bubusisin mo, matagal talaga yan. Medyo matagal. Pero okay naman, mabilis naman. So, ang gulo, no? So, ayan. So, magde-demo na tayo. Pakinggan na lang natin kung anong sasabihin ng situation na to. So, makinig tayo sa kanya. Kung anong mga sasabihin niya. Ayan, sana maintindihan natin yung sasabihin niya dyan, mga idol. Ayan. So, ayan. Magde-demo na siya, mga idol. Lakpakan naman natin. Yay! Pagkahapon na yun. Para yung drainage natin dyan.
Santos niya po, Doc. Eto. Tapos yung sa panorama niyo. Okay. Tapos yung right. Kaya, nandito. Pag nabuksan mo na yan, saka magpapunction mo. Sensor. Eto po. Sensor. Kasi meron yung dito. Yan yung ano, Doc, gauge niya. Hmm. Bukas na kung nasa GMA na po kayo. So, ito yung photo. Ito yung here. Yung water. Tapos, try ako may water. Parang ng water mo. Ito yung bukasan tok ng tubig sa handpiece. Okay. So, 1, 2, 3. Isa lang ang control ng tubig. Ah, okay. Tapos yung sa hangin naman. Ito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, itong hawak mo yun. So, yan yung sa hangin. Ito yung water. Yeah. So, dito nyo makikita yung ano, yung dito ilan yung kinisay nyo. So, naglalaro lang dapat tayo sa 25 to 30. Okay. So, pinaka-maximum hanggang 40. Okay. Pero mga 30, okay na. Okay. Huwag so, nyo paabuti ng ano, so yung tubig natin daw is nanggagaling sa check natin dito kung nakahatap tayo. Eto, ano to? Na, pag nakahatap, pababa. Ibig sabihin yung ano? Bakit? Eto, nakahatap. Yung unap po doon siya. Ah, so? For scalar naman yan. Water. Itong gray sa water, dito itong yung white lakas sa vibration. Okay. Asan yung scalar? Yung box mo kanina? Oo, ito yun. Baka napasama po dyan? Yan, yan, yan. Ayan po mga idol, naririnig po natin ang isang tunog ng isang helicopter. Ayan, magti-take off na po yan. Ay, sorry po. Compressor po pala yan. Ayan, compressor po yan. Ayan. So, hindi po silent type yung compressor nila. Kaya medyo may tunog talaga. Nakaseparate po yung supply ng tubig dito. Naku, nabutas po ata yung... So, vibration natin, control, nandito po. Okay. Nakasagal siya yun. Ang ganyan ko ulit yung chair. Tapos ito, so... Kasing na nilang dito. O yan mga idol, malapit na malubat yung cellphone ko dyan. So, nung nalubat, hindi na nakunan yung sumunod ng mga eksena. Ayan. Kaya maraming salamat sa inyong panonood. So, hanggang dito na lang po mga idol. Salamat po talaga. So, thank you for watching mga idol.